mga bigating pangalan sa politika ang nagbigay daw ng sulat sa Board of Pardons and Parole para sa hiling na executive clemency ng misis ni dating Kalawan Mayor Sanchez. Kabilang narito si Presidential Spokesperson Salvador Panelo na abogado noon ni Sanchez sa kaso. Pero giit ni Panelo, referral letter lang ito at hindi panghihimasok. May report si Jun Veneracion. Noong nag-apply si dating Mayor Antonio Sanchez para sa executive clemency, mga bigating pangalan ang nilapitan ng kanyang pamilya para magbigay suporta. Sumulat daw sila kina Pangulong Duterte at Noy Special Assistant to the President Bongbo kasama sa dokumentong iniharap ng Board of Pardons and Parole sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, ang isang sulat mula kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may petsang February 26, 2019. Sabi ni Board of Pardons Executive Director Reynaldo Bayang, isa itong referral letter sa sulat noong Pebrero ng anak ni Sanchez para humingi ng rekomendasyon na bigyan ng pardon ang kanyang ama. Sumulat si Secretary Panelo sa inyo na nire-refer yung sulat. Yes, sir. Nire-refer lang. Apo, apo. I just want to be clear para malinaw itong investigation. Si Panelo ang tumayong abogado ni Sanchez sa pagpatay at paggahasa kay Aileen Sarmenta at pagpatay sa kanyang kaibigan na si Alan Gomez noong 1993. Ang kanyang sulat sa Board of Pardons, nasa letterhead ng Office of the President, nakasaad na nire-refer ni Panelo ang kahilingang executive clemency ng pamilya Sanchez para sa anumang karampatang aksyon. Humihingi din si Panelo ng update kung ano ang gagawing aksyon ng Board of Pardons. On the surface, it would appear that the letter is a plain endorsement. But given the fact that it is in a letterhead of the presidential legal advisor and the fact that he's the presidential spokesman, that letter certainly has some weight. Idinini ni Panelo na referral lang daw ito at walang temang panghimasok o intervention ang kanyang sulat. Never recommended anything. In other words, the office just physically act on referring the same to the appropriate agencies. We don't do anything about it. And if they respond to us, we acknowledge the receipt of the response and thank them for taking action on the matter. That is the job of this office with respect to all letters received. Meron ding recommendation letter pabor kay Sanchez mula kay dating Unang Ginang at dating Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na may petsang March 29, 2017. Naka-address ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang magandang pag-uugali, medical at mental condition ni Sanchez ay basihan daw para irekomenda ang kanyang pagpapalaya. Bukod sa kanila, meron ding recommendation letter para kay Sanchez si dating Laguna Governor E.R. Ejercito at mga mayor at vice mayor ng Laguna. Sabi ng pamilya Sanchez, meron din silang nakuhang recommendation mula kay dating Justice Arthur Brion. Pero binaliwala ng board ang lahat ng ito. Mas mapipressure kami kung yung aming konsyensya naman ang hindi magpapatahimik sa amin dahil sa alam naming mabigat yung kaso eh. December 2018, ibinasura ang application for executive clemency ni Sanchez. Ibinasura rin ang kanyang motion for reconsideration itong Pebrero. Pero tanong ng ilang senador, paano bibigyan ng executive clemency kung wala itong bakas na pagsisisi? Inamin din ni Mrs. Sanchez na hindi pa nila nababayaran ang 12 million pesos na danyos para sa mga pamilya ng mga biktima. Bakit po kami magbabayad? Wala naman pong kasalanan ng aking asawa. Ay, hindi, pero sinabi ng Korte Suprema, may kasalanan ng asawa niyo. Wala kayong intensyon bayaran ito? Actually, Your Honor, wala po kami talaga intensyon. Wala kayong intensyon? Opo, kasi po. Basta wala kayong intensyon. Jun Veneracion, GMA News.